Ipinamalas ng Philippine Air Force ang pinalakas nitong kakayahan at kagamitan sa capability demonstration sa Colonel Ernesto Ravina Air Base sa Capas, Tarlac kaninang umaga. Bahagi ito ng pagdiriwang ng 76th na anibersaryo ng Air Force na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May simulation ng pag-evacuate ng isang sugatang sundalo gamit ang Fast Rope Insertion and Extraction System o FRICE operation. Nagkaroon din ng live fire demonstration kung saan pinasabugan ng mga eroplano ng Air Force ang ilang ground targets gaya ng kunwari kuta ng kalaban. Sa Clark Air Base sa Pampanga, nagpakitang gilas rin sa impapawid ang 15 Cessna T-14 Mescalero aircraft at iba pang air assets nito. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ng Pangulo ang mga tauhan ng Air Force sa kanilang sakripisyo at serbisyo. Mahalaga niya ang ginagampanan nilang papel sa pagbabantay sa teritoryo at kasarinlan ng bansa sa pamamagitan ng maritime patrols sa gitna ng patuloy ng mga tensyon sa Asia-Pacific region. The days ahead will not be easy and will demand every ounce of our strength and our resilience. The winds of change signal geopolitical challenges around our region and other parts of the world that as yet affect us. The Philippine Air Force Maritime Air Patrol missions are thus essential in upholding our territorial integrity and safeguarding Philippine maritime zones. Muling tiniyak ng Commander-in-Chief ang suporta ng administrasyon sa patuloy na modernisasyon ng Air Force at buong militar. Nag-inspeksyon rin siya sa housing project sa San Fernando, Pampanga na higit 8,000 units ang target ipatayo. Maraming pamilyang Pilipino ang siguradong makikinabang sa mga komportable, abot-kaya at ligtas na pabahay na ito. Meron ring sapat na parada para sa mga sasakyan na magagamit ng ating mga benepisaryo. Pinahayag naman ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD na makakapamahagi ang gobyerno ng 100,000 housing units sa susunod na taon. Ayon kay DHSUD Secretary Jerry Acuzar, nasa mahigit 20 housing projects na ang pinapatayo sa buong bansa. Pero aminado siyang mas mahirap magpagawa ng vertical housing units kaysa sa horizontal row houses. Hindi ganun kabilis gumawa ng projects eh. Siyempre, gagawa ng plano, kukuha ng lupa. Pinakamabigat dyan, bidding. Pag local government property, pag binid mo yan, maabot ng 6 na buwan. Hindi ka mukha ng horizontal na pwede madaliin eh. Baka madaya yung construction eh. Dapat matibay. Nauna na sinabi ni Pangulong Marcos na target nila magtayo ng 1,000,000 pabahay sa bawat taon ng kanyang termino. Isa po ito sa mga proyekto na natalagang itinutukan natin dahil alam po natin ang bigat ng problema sa kakulangan ng pabahay sa ating bansa. Kaya naman, patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa buong bansa, mula sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Ito ay matitiyak natin, mapapaglawig ang 4PH para mas maraming Pilipino ang maaabot at makikinabang dito. Nakita na po natin yung solusyon para sa kakulangan sa pabahay. At anong pa ating pong Pangulo ay nakatutok po. Ito po yung Pangulo na nakatutok sa pabahay. Almost every week nagmo-monitor po yung PMA sa amin. Kung ano po ang nagagawa namin sa aming department, lalo-lalo po sa pabahay. Kasi po itong pabahay na ito ay diretso po sa mahihirap, ang tama. Kaya po si Presidente po dito ay nakatutok.